We're back sa Idol in Action at makakausap na ng natin ngayon ang complainant na si Martes Baongkis. Isa po siyang OFW sa Saudi Arabia. Ang agency niya dito sa Pilipinas ay ang Business Wise International Resource. 2 years na raw pong domestic helper si Martes sa Saudi. Natapos na po noong pang Marso ang kanyang kontrata pero ayaw pa rin daw siyang pauwiin ang kanyang amo. Hindi siya pinapakain ng maayos at sinasaktan kaya gusto niyang makauwi na lang po dito sa Pilipinas. Makakausap po muna natin si Angela Baongkis, ang anak po ni Nanay Martes. Magandang umaga po. Kayo po si Angela Baongkis at nanay niyo po si Nanay Martes. Opo. Paano po kayo nagko-communicate ni nanay, ate? Minsan po pag naka-online po siya. Pero yung online niya po papagulang po. Pag orsa ng tulog niya, ganun. Hindi naman tinatago kasi sa cellphone po siya. Kasi madalas po. Tinatago niya po pag tinatago niya po sa niya. Okay. And ma'am, 3 years na pong nagtatrabaho si nanay, which is dapat 2 years lang po ang contract niya, tama po? Opo. Okay. At 2 March siya naka-uwi. Ano pong sabi ng agency, ma'am, nung nakausap niyo po? Yung ito lang yung talagang emergency na, yun ano, ang sabi, inaasikaso na daw, puro inaasikaso. Okay. Tapos ang dami pong tanong, ang dami pong question, ayun ang sabi ko, inaasikaso na daw ng madami. Okay. Pero kamusta na daw ang nanay mo nung huli mong nakausap? Nung 24, 25, hindi po siya inano ng amo niya. Pinadala ng pagkain or ano. Wala. Nandun lang po siya sa parto. Tapos ngayon medyo sabi ko kay mama, tiyagaan niya na lang. Iwas na nandun siya sa amo niya babae. Yung amo niya pong babae, yun po yung namamatrato sa kanya. Pag wala yung amo niya lalaki. Yung lalaki, okay naman po. Paano po yung pananakit na ginagawa kay nanay? Marami po ang nakwento lang po sa akin ni mama, yung pag mag misunderstanding na buntis po kasi yung amo niya kaya hindi niya mapatulan din eh. Hindi niya rin masabihan ng salita kaya sinasalo po natin mama yung inaano sa kanya. Pero ano yung pinaka-worst na pananakit na ginawa kay nanay? Yun yung tinadyakaan, sinuntok siya, tapos ningudgud yung mukha niya sa ano ng labahan. Grabe. Okay. And, yes ma'am, go ahead po. Tapos yung ano po ma'am, hindi po siya pinapakain ng amo niya. Tapos inaantay niya na lang po yung mga tira-tira niya, yun po yung pinakain ng mama. Hindi po ba siya nakaranas na binenta siya ng employer niya? Yun ba yung pinaka-original? Ayun po, yung muna. Yung original po, yun yung nireport sa agency niya nung nakaraan. Sabi ko, ayun yung namamatrapid, dun siya binenta. So, ito yung pinagpapasapasahan, okay. Ano binibenta sa mga kamag-anak or kaibigan. Anyway, pasagutin natin na, Shari at saka itong Angela, itong agency, nasa linya na po si Lady Joy Pelobelio, ang Secretary ng Business Wise International Resource. Magandang umaga po sa inyo, madam. Hello po, Miss Lady ma'am. Joy. Good morning po. Kong ninyo po, kasama ko si Shari. Yes, ano na po bang aksyon ang ginawa ninyo? Kasi ipinaalam na po pala ito ng kamag-anak ni Martes, yung inyong OFW na ipinadala nga sa Saudi Arabia. Ano pong tulong na ang ibinigay niyo po dito kay Martes? Ma'am, nung time po kasi nang tumawag siya, ma'am, is kinukontak po talaga siya ng agency doon po sa emergency contact number, agency namin sa Saudi po. Kasi po, yung kinukontak po kasi nila doon is hindi po makontakt si applicant. So, nung tumawag po yung anak niya po sa akin, sinabi ko po yun kaagad sa boss ko, hiningi ko po yung Facebook account saka number po ni mama niya. So, pero hindi po ba dapat inire-rescue nyo po muna? To begin with, dapat inalis nyo po muna yung eto nga pong si Martes dun sa kanyang amo kasi hindi pala pinapakain ng tama, mga tira-tira lang, tapos sinasaktan, tinatadyakan, at kung ano-ano pang pananakit. Dapat po unang-unang ginawa ninyo habang hindi pa nga napapa-repatriate, alisin nyo po muna dun sa amo na nananakit dito po kay Martes.
sa ganyan po kasi ma'am, hindi ko po kasi ano ma'am, kasi hanggang under training pa po kasi ako, kasi nung umalis po kasi yung mama niya po, hindi pa po ako yung secretary sa business wise. Ah, bago pa lang kayo dyan. Bago pa lang po talaga ako ma'am, training pa lang po kasi ako ma'am. Pag na ano na po, siguro ma'am, siguro alam ko na po yung process nila kasi that time ma'am, po, kailangan po muna namin kontakin si applicant. Ma'am. The fact po, ma'am, na kahit bago kayo, ma'am, pero sana pinarating niyo po ito sa amo po ninyo na meron na pong minamaltratong OFW. Unang sumbong pa lang, ma'am. Excuse me, ma'am, ha? That day po na nagsabi po sa akin yung anak niya po, na si Angela po yung pangalan, ma'am. That day po, ma'am, at that day din po, actually, gabi na yun, ma'am, eh. Sinabi po po yun kaagad, ma'am. Tapos, kinorward po ng boss ko yung ano po, yung number niya po doon sa agency po namin. Okay. Kasi sila po kasi yung nagko-contact. Sa dami rin po ng complaints, ma'am. Hindi rin po kasi agad na ano. Pero ngayon po, inaasikaso po talaga siya that day na pinasa po talaga ng ano namin, ng ni complainant yung number sa Facebook account. Pero pinawagan ngayon, ma'am, ano na pong status? Bakit hindi pa po naire-rescue, ma'am? Ma'am, sabi po sa akin ng boss ko kahapon, nag-uusap na po sila ng ni Marites po. Saka ng boss ko po, nag-uusap na po sila. Ang sabi po, okay na po, madam, maghihintay daw po siya doon. Yun po ang sabi po. Saka, hindi ko lang years, po alam. 2 years lang ang contract niya sa inyo, ma'am. Bakit tumagal ng 3 taon? Ma'am, kasi pwede po yun, ma'am. If depende po yun kay applicant, if mag-i-extend po siya or hindi. Meron pong contract na nag-extend po siya ng 1 taon? Hindi ko po sure, ma'am, kasi yun nga po, ma'am, kakapasok ko lang po talaga ngayon. Meron po bang ibang contract? Meron pa po ba kayong kasama dyan na pwede namin makausap na maisasagot po yung mga katanungan namin, ma'am? Kasi, ma'am, urgent po ito, ma'am. Kawawa naman po yung OFW doon. Kasi po ma'am, inaasikaso po talaga siya ma'am, nakausap na po talaga siya ng boss ko kasi hindi ko po kasi makausap yung boss ko kasi may baby po kasi siya nag-aalaga ma'am. Wala po kasi siyang yaya ngayon. Palagay ko dapat tawagan na natin kung may matatawag. Oo, yung pinaka-amo. Ma'am, ganito na lang po, kasi nag-aalala din po itong pamilya. Okay? Bigyan niyo po sila ng assurance na na maaasikaso niyo po yung kanilang nanay dahil... Ma'am, can you give me 5 minutes lang, ma'am? Saglit lang po talaga, ma'am. May tatawagan ko lang po siya, ma'am. Yung amo po ninyo. Po, ma'am. Kasi hindi ko rin po mabigay yung direct contact number, ma'am, eh. Pero that, dapat, ma'am, siya yung sumasagot, ma'am. Kasi agency, pangalan po ng agency niyo yung nakataya dito, ma'am. Opo, ma'am. Saglit lang po talaga, wag niyo lang, ma'am, keep on holding lang po, ma'am. Hindi, ma'am. Ganito na lang po. Opo, ganito na lang, ma'am. Tatawagan po namin kayo mamaya, yung aming staff, para po dun sa development po nitong kaso po na ito. Opo. Kung ano po yung magiging action. Pero, ma'am, bigyan niyo po kami ng assurance, lalong-lalo na po yung pamilya, na maaasikaso po at papauwi ma'am, po dito. Okay po? Yesterday po, ma'am, nung tumawag po si anak niya, nagsabi po ako, opo, ma'am, inaasikaso na po siya. Yung ano lang po talaga, ma'am, kasi lockdown po sa Saudi ngayon. Mm-hmm. Nag-extend po kasi sila ng lockdown. Pero ma'am, yun lang po ma'am. Ang sa amin, ma'am, ha? Kasi kawawain yes, po ma'am. Itong OFW. Bigyan niyo po ng oras din po itong OFW. Yes ma'am, inaasikaso po talaga siya, ma'am. Kasi inaasikaso po talaga siya ng agency namin sa Saudi. Sige po, ma'am, tatawagan po namin kayo muli ng aming mga staff yes, para po malaman po namin kung ano pong plano niyo. Kasi kung hindi, ma'am, iaakyat na rin po namin ito sa OWA para po maibigyan ng tulong din po itong OFW. So, Lady Joy, ASAP po ito, yes, dapat ngayon na kung maaari i-rescue nyo na kaagad itong si Marites. Kasi may pananakit po eh, baka mamaya mas worse pa yung mangyari. Kaya dapat ma-actionan nyo na kaagad ito. And mamaya din, kung papalaran kami, baka kahit off-air, tawagan natin si Attorney Kakdak ng OWA, ang ating OWA administrator. Kasi kailangan po itong ma-actionan na agad-agad eh. Hindi po biro yung nangyayari kay Marites doon sa Saudi Arabia. Ano lang po talaga yung pag-ano sa kanya, ma'am, kasi yun nga po dahil po sa lockdown. Opo. Siyempre, alam niyo naman po, masyado pong strict po. Sige yung po, salamat. Ano, salamat po, Miss Lady Joy, kasi nasa kabilang linya na po si Attorney Kakdak. Salamat po sa inyong oras. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Attorney Hans Kakdak, ang ating OWA Administrator. Attorney Kakdak, Kong Ninya po, Kong Ninya Taduran, kasama ko po si Sherry Roman. Magandang umaga. Hi, Kong. Magandang umaga po sa inyo. Hi, Attorney. Administrator, andito po yung isang kaso kung saan ito pong si Marites Boonggis,
isa po itong in distress na OFW, sinasaktan po ito, hindi pinapakain na maayos, tira-tira lang daw po, and dapat 2-year contract lang po siya, eh inabot na po ng 3 years, and then pinagpasapasahan pa ng amo. So kung pwede po nating ma-actionan, attorney, ang sinasabi po kasi ng agency, naka-lockdown kasi sa Saudi Arabia, eh ito po kasi urgent case po ito, eh. It's a matter of life and death situation. Opo, sige po, optionin po natin, kukunin natin yung pangalan at saka yung cellphone number at saka yung agency at tatawag po natin dito sa Maynila. Ayun, para po mas mabilis. Naku, maraming salamat po sa inyo, Administrator Kakdak. Yeah, salamat po. Kung ang unang natin gagawin ay tawagan siya para mapanatagal loob niya at malaman niya na health is on its way. Ay, salamat. Salamat po pong. Maganda pong mapakinggan yan. Salamat po sa inyo and Happy New Year in advance. Okay. Yes, maligong bagong taon ko sa inyo, sa inyong panauhin, sa inyong tagapakinig, tagapanood. Happy New Year po. Maraming salamat po, Attorney Hans. And Angela? Yes po. Opo. Angela, gaya po ano nang sinabi ni Attorney Hans, ibibigay po namin lahat ng detalye ng mami po ninyo and agad-agad po ipaparescue po natin, ma'am, ha? Sige po. Oh, we will make sure, ma'am, na magiging safe po yung mommy po ninyo. Ayun nga po. Kung gusto po ng mama po, maalis siya sa amo niya, kahit mag-stay sa OWA or sa Polo. Oo. At least maalis muna talaga siya dun sa kanyang amo. Yun ang pinaka-importante. Kasi ano yun eh, delikado para sa kanya at sa kanyang buhay. Salamat sa iyo, Angela. And hopefully, bago mag-New Year, eh, maalis na muna siya dun sa amo. Sana nga po. Sige po. Salamat. Thank you po. Okay, at sa ating natunghayan, Maring MJ, ano naman ang sinasabi ng ating mga netizens? Nanggigit-git pa rin sila kung Ninya, no, tsaka Shari. Eto nga sabi nga nitong kapatid natin, bobo ng agency na to. Maghihintay ka, baka mamatay ka muna. Grabe naman. At syempre, alam mo, napapasama talaga lahat ng mga gusto na pumunta ng Saudi. Dahil puro ganun yung mga nakikita natin. Ano? Marami pala talagang salbahe pa rin sa Saudi. Sabi yan ni Jovan Nakila. Si Val Maiz naman, excuse pa more. Galit na galit sila. Bakit yung mga ganitong agency, eh, buhay pa. Ooh. Eto, dito sa YouTube naman tayo, sabi ni Eva Marie, dahil wala akong alam, bakit ikaw ang sumasagot kanina? Okay. Mukhang nakaholiday daw yung amo. Pero hindi raw rason yun. Lalo na syempre, kung hindi ayos yung sitwasyon ng mga kapatid nating OFW na napadala nila doon. Dapat daw talaga asikasuhin yan. So basically, kung Ninya and Shari, puro ganito, puro frustration pa rin po yung nakikita natin online mula sa ating mga netizen. At tatlong araw na nga lang, gaya nga sabi ko kanina, anong petsa na? Diba? Ganito pa rin ang mga reklamo. Dapat daw maayos na talaga. So anyway, back to you guys dyan sa studio. Okay. And doon ano, you have to do your job bago ka man o hindi. Lalo na't urgent yung pinapaasikaso sa iyo, dapat alam mo yung mga detalye ng mga kaso. Hindi mo pwedeng sabihin sa amin na hindi mo alam dahil bago ka lang. Okay? Kaya nga si Idol, pag mga ganitong kaso, galit na galit eh. Kaya nga po. Kaya, sa OFW, kaya yes. Nga isa yan sa mga advocacy din namin. Mm-hmm. Ng ACCIS party list. Okay?